Pero guys, eto na, simulan natin ang ating game number 1 for our MDL Season 5 Finals. Advantage over the Cyclops. Tingnan natin kung sino makakakuha, sino nakalasit nun. Oy, grabe si Kimilis, nalasit pa nga niya. Pero ang gulong, nakasagasa. David, maghihiling, galing. Pero napaka gandang counter doon ni Jin. Maghihiling, galing dyan. Kumembot, kembot ka ba? Pero heto, dinikita ni Cyclops. Nasaktan natin, tropa. Kufra with the flicker. Bounce, combo. Percival, nasaktan. Namatay na nga sa loob ng torre. Pero ayun, ang meteor shower. Napakakatin, ang pinakawalan doon. Nung kanilang Chang'u, grabe. Wow! At galing sa likod with the backdoor, si Joe pinitas ang core na si Kari. Ang galing. Ang kanong orb na yon. Pag tinamaan ko ng orb na yun, magugulat ka ng kalahati na buhay mo. Pero to guys, tamang suntukan lang dito sa turtle. Meteor shower, kinumit. Pero humaharang si Percival. Nasasaktan siya. Pumasok sa loob ang Uranus. Pero namumula. Patay sa kamay ni Joe. Pumasok nga rin ang ating tropa. Percival, walang tinamaan ng pompi. Ang Arosete na nanakit pa rin. Pero mukhang mambaot na ang ating mga kaibigan dyan. Mukhang bibigay na nila to. At si Ellie, nasasaktan ng bounce-bounce jutsu dito ni Kufra. Grabe. Gusto sanang bumawi rito ni Chang'u with the meteor shower outranging the Cyclops. Pero wala pa siya masyadong damage. Kalahati buhay ni Jin bulag dun, ha? No? Pero heto, inultihan na nga. Follow up with the Cho. Kaso merong Purify, gusto nga niyang patayin. Nagkabanatan na, Uranus pumasok. Si Arosete na iwan mag-isa. Papatulan nga ba nila, pero nag-change target sila. Hindi nila pinatulan at andito si Leorio. Pumasok sa gitna, pero wala siyang nalalive silang bukod kay Percival. Namumula nga ating tropa, Uranus. Namatay na nga siya, Leorio will go down. Along with that, Uranus, nako men. Patay ang ating Eli Buendia. Ang hirap pala noon pagka ganoon. Andito nagkakasuntukan, top lane. Pumasok si David, pumasok si Leorio. Nakapitas ng isa. Susubukan pa niya pitasin ito si Leorio. Pero mambaot na nga lang siya. Nakita kasi niya tatlo pa yung buhay eh. Nakita pa niya tatlo lang yung buhay. Nag instant replay tayo. Pero nahirapan tayo, no? Pero nahirapan. Grabe naman si Kimelis, men. Yung husay ng Cho na to. Kufra tumatalbog. Ayaw pa alisin si Percival. Pumapyak with the flicker combo. Pinasok nila si Ellie sa loob ng torre. Nasasaktan. Tumalog pa nga pa loob. At mukhang buburahin nyo with the Rage Sandstorm. At namatay nga lang itong si Khalid. Pero nandito na sa loob ng torre si Kimel Lee. Sinasaktan si Jordisi. At mukhang hindi sapat ng pagiging makunat ng isang Uranus sa dalawang to. Pero si 6.7k para dito sa Roger. Habang 4.6k, no? Uy, grabe. Kari nakabawi sa top lane. Pero Leorio mayayari. At andito na ang kanilang pulis pang kalawakan. Shider sumusugot. Ang bilis maglakad. Pero naslow siya. Bahagyado ni Eli Buendia. Pero eto na. Nag-wolf form. Who let the dogs out? Susubukan tumakas si Eli dito. Pero ang bumbay. Siningil siya nang doble-doble. Well played coming from our team X. Guys, kasi nga yung kanyang damage output at the later stage of the game ay napakasakit. Pero heto si Lord. Oy, ang ganda naman ang pasok na ni Percival. Nakapompya nga lang ng isa. Leorio pumasok. Tamang lifesteal sa tatlo. Tamang mambaot din siya dahil nasasaktan siya. Hindi niya kinaya. Lord will destroy the tier 3 tower. Pero mukhang wala na. Leorio, Rayco. Uranus pumasok sa likod. Pinasok din siya doon ni Arosete. Pero mamba out. David, with this Bombay pick, Cho sumipa. Pero nagputok ng Purify ang ating tropang Uranus. Inaayawan nila. Mukhang mamamatay siya sa loob ng torre. Carry with the kill. Well played. Humahabol pa nga dito si Leorio, guys. Humahabol pa siya rito. Pero sapat ba ang kanyang kunat para mabuhay sa gitna na niya? Meteor shower pinutok. Makakapatay pa nga ba? Mukhang ayawan na. Bottom lane, pinipiso-piso ni Arosete ang torre sa bottom lane. Sabi niya, wag na tayong mag-clash, men. Text ko kanina nung inayos kong replay. Pero guys, red buff, suntukan sa red buff. Nakuha nga yun nung ating carry Arosete. Wow, the damage is for real with this Kimelis Cyclops. What the lifesteal, lifesteal. Eto sa'yo, planets attack. Grabe, peaceball. Ayun na, grabe naman yung pasok doon ni Percival with the pompi, ang flicker combo. Sabog ang laman ng ating mga tropa mula sa Team Avid Esports. Ang gulong, pagulong-gulong, tumikot-ikot. Ano, si Ellie, tamang def lang. Pero sapat ba ang iyong tropa? Napatungan na nga siya doon ni Percival. At mukhang magkakatalo na dito sa Game 1. Kimelis with the damage, nagta-tower lock na ang ating mga tropa. Cho, ano, nag-tower lock na ang ating Cho. And there goes number Game number 1. Team X for the win! Kasi daw hindi pala siya nakadikit. Akala ko didikitan niya. Pero ayun na, sinipa ka agad. Purify pinutok agad with the flicker in. Killed by this Chang'u. Last insanity. Pero na-dodge niya Rosete. Napakahusay naman nung kanyang ano, phantom execution na yun. Ay, phantom execution. Wow, na-dodge pa rin. Muntik-muntika na talaga. What the, oh my jeez, man. Oh my, grabe naman.
niyang inilagan. No? Meteor Shower committed para lang ma-protect. Ay, para lang mapatay itong blue buff. Sinubukan protektahan ni Jin para hindi maagaw ni Chango. And there you go. He goes down with the Arbok. Ang galing kakampi pala yun. 6v5 pala to, guys. 6v5 kakampi pala ng Team X yung Arbok, pre. Ito, pero napakakate ng bawas ng ating mga tropa mula sa Team X. Esmeralda going in the tier 3 tower. Winiwisikan na nga siya dito ni Leorio. Mapapatay nga ba nila? Razer, takbo habang may lupa. Tama, flicker out. Pero nandito si Jordizi to cut the path of Esmeralda. Ang galing. Dahil makikipag-trade na lang ang ating Team X dito sa bot lane turret. Aabot ba ang last insanity para maklear? Pero David, namumula sabog ang laman ng ating X-Borg na mukhang wala kang kawala dyan. At ito, 3v1, Jordizi, tamang takbo. Flicker huli with the bounce. Pero mamba out ang ating tropa, Esmeralda. Aabutan nga ba niya yan? Pero nakadodge na nga Jordizi. At nadali rin nila itong Lancelot na magaling mag-crossover, pre. Di top lane, dinidef mag-isa ni Jordizi. Laban sa dalawa, nasasaktan sila. Lancelot coming in with the... Ano nga pangalan ng tatsulok na yun? Medyo nagkukumpulan sila. Leorio, wala pa yatang immortality dito. Wala pa nga. Pero eto, nakakita si Jin Bulag. Oy, grabe naman! Tinalo na naman! Ang ganda naman ang pasok na yon. Pumasok si Esmeralda. Last insanity, pero flicker dodge na naman si Percival. Nasasaktan ang dalawa mula sa tropa natin sa Team Awit Esports. Immortality pop. Phantom execution with the puncture, with the normal attack, will secure the kill with the dodge! Grabe ka naman talaga, Rosette, pero gigil na gigil. Gusto maningil ni Ellie, pero inayawan na niya. Inayawan na niya, pero mukhang it's too late to apologize. O hindi pa rin pumutok. Nila mag-abang hanggang sa ayan na nga may maligaw ng landas, madidikitan, tatalbugan, patay ang ating tropang X-Borg. Naitan nyo ba yung ginagawa rito, guys, na ano, na patience gaming ng ating mga tropa mula sa Team X? At napatay na nga rin si Atlas, na mumula si Percival sa patba para ma-burst nila. Pero Ellie, overextending, mukhang mayayari pa nga ba siya dito ni Rosette, pero mamba out na. Magiging action nila dito. Grabe si Esmeralda, punong-puno na shield na kanyang buhay, hindi man lang mabawasan dito. Percival tumalon, walang nahuli, tamang mamba out. At Razer, ang asim ng lolo mo. Percival pumasok with the ano, ulti flicker with the chokeslam of death sa dalawa. Susubukan niya nila pumasok. Lancelot with the phantom execution sa loob ng well. Lord tumitira sa torre. Nagkasakita natin mga tropa. 1-for-1 trade. Pero sinong mananalo dito sa clash na to? This will determine the life of game number 2 for Awit Esports. Susubukan nila mag-dev. Isa, dalawa, torres na tier 3 ang pumutok sa kanila. Pero heto na nga si Cho. Uubusin niya. So para gusto niya na mag-mega creeps. Pero ayun na. Medyo kumalmabahagya. Pero ang last creep, heto na naman. Another wave of creeps. Pushing. Tingnan natin na magiging sagot nila. Grabe kasi yung Esmeralda doon at the start of the clash. Para siyang meron dalawang buhay. Hayop. Hype man, hype beast, hype man. At ito na naman, nag-iipon na naman siya ng kanyang pangalawang buhay. Kumbaga sa kontra, ang dami niyang buhay. Only life, no? Only life. Esmeralda with the falling star mo sa loob ng torre. Choke slam of death sa dalawa. Ito na ba ang sagot sa tanong? Pero choke coming in, killing Ellie Curry. Patay ang ating tropa. The core of Awit Esports is now down. Is now down, it's going down, down with the merry-go-round. Pero guys, eto na, the last step with the creeps, last insanity, panlinis lang sana. Meteor Shower na sasaktan, tower lock si David. Patay ang tore. Well played. Coming from our Team X. Batang X, 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 batang hero, batang X. Wow! Tunox guys, ang hirap patayin yan pagka hindi mo... Uy, grabe yung bawas na pinapakita rito ni Arosete. Pero namumula rin siya, first blood para din sa ating Bruno. Well played. Coming from our Team X, tumitipi-tipi, nabawian ng kill dito ng ating Farsa. Wow! Men! Is level 4 na si Leorio. Makakasalubong niya ang dalawa at tamang bawas lang mula sa Team X. Nakita nyo ba kung paano nila binura ang dragon? Walang pagkakatao maging dragon. Naging butiki lang yung ating tropa doon, pre. Dragon, ang grabe yung hapdi ng bawas doon. Isang ano lang, kalahati yung buhay, gulong ng palad. Si Hilda nakipagbanatan dahil nasa damo siya, medyo matapang siya pero hindi sapat para mabuhay. Jordizi with the flying kick, kaso sapat ba ang burst nila? Eto na nga, tinutukoy natin, bawas na manggagaling dito sa Farsa. Double kill ang ating kaibigan, tamang lipad Adarna pero hindi sapat para makatakas. Eto na ang isa pang batang lumilipad with the shutdown kill para din sa Lunox.
Double kill ang ating tropang dragon. At gusto niya, uhaw ba siya para sa triple kill dito kay David? Hindi niya sapat na mabawas ang burst. Grabe, Raging Sandstorm with the damage to secure the kill. Pero eto na, binatukan siya ni Jean. Pero walang bawas dito ng farm ng Team Xpre. Nahihirapan na sila pumalag. Grabe yung bawas ni David. At pero hindi kasapat. At Darnell lumilipad para makatakas. Pero nakapatay na siya. Nagawa na niya yung trabaho niya, guys. Pero eto na nga yung dragon. Double kill para sa ating tank, Lunox. Double kill din para dito kay Messi. Yung pag-focus fire ng ating mga tropa mula sa Team X. Grabe. At ayun na nga, nakita nyo na nga. Yung pagbuburang na ganap, Arosete, papasukin sa loob ni Liorio. Very well played, na-shutdown niya doon. No, level 11 na nga, nakita na nga niya dito si Jean Bulag. At napakasakit ng mga bola. Ang sakit ng balls. Ang sakit ng balls. Ang sakit ng balls. Pero eto, Feathered Airstrike kinumit. Nasasaktan siya. Pero pag nag-Feathered Airstrike ka, hindi ka gumagalaw. Sapat yon para ma-target lock ka dito ni Razer sa kanyang Esmeralda. No? Aba niya ng Falling Star Moon. Meron pa yan. Sisipa nga ba si Jordizi? Pero medyo nag-lag. Wow, Way of the Dragon. Kaso hindi sapat. With a flicker combo of Hermione Granger. Patay ang ating Joe. At napakasakit na nga, guys, ng bawas dito ni Arosete. Mukhang hindi sapat ang iyong pagkembot bilang dragon para makatakas. Pag ginamit niya yung double balls, guys, mag-sakit. Pero ito, guys, nasagasaan at grabe naman yung bawas doon. Sinubukan niya mag-puncture in and out pero hindi sapat para mabuhay ang ating tropang Lancelot na hirhirapan dito ang ating Team Awit Esports. At mukhang sinaiko pa nga sila doon ni David. Gulong ng palad, rolling in the deep. Mukhang makakamamba out pa si Percival. Pero pinasok ang ating butike. Patay siya sa loob ng tore. Asim max level ang ating tropang Percival. Pero guys, gusto na nga backdoor in dito ni Bruno. Etong tore. Cho. Jordi si Cho. Susubukan niya mag-def dito sa bottom lane. Pero guys! Burado! Putik pre! Sumabog ang laman ni Adarna. Falling Star mo sa loob ng tore. Raging Sandstorm with the dash of Ellie. Susubukan nilang pumalag. Pero sapat pa yun para makatakas. Uy, grabe. Hindi pa rin siya pinatakas ni Arosete. Walang kaawa-awa. Pinatay sa loob ng well. And there you go. 4 hero down. Para sa side ng ating Awit Esports. Man. Holy macaroni, man. Holy macaroni. Good game. Sabi ng ating tropang Hilda. At eto na, parating na. The execution of Team Awit Esports. Sinubukan mag-def ni Farza. Pero there you go. Game number 3 will be taken by Team X and winning MDL Season 5.